Hello Philippines and hello world! Happy Saturday po sa ating lahat! So magyayaw-yaw ngayon si Jopay sa inyong harapan. Nasanay kung na-open nyo na po ang video natin ito. Please keep on watching dahil baka may matutunan kayo dito sa aking yaw-yawan. Ika na! Ang lahat ng ito guys is pampa-good vibes lang po. Okay? Kung ayaw nyo naman, sige, skip the video. So ngayon is July 16, 2022. Siyempre at oras na ay alas 9 ng umaga, araw ng Sabado. Mas maganda pala ako kapag walang nilalagay sa mukha, no? Katatapos ko lang po maghilamos. Ah! Unti-unti na pong nawawala guys yung aking pekas. Kasi nga po, pati si Mister nakakapuna. Bakit daw nangingitim yung dito ko? No. Sabagay kasi nung nakaraang buwan, di ba po, ang init. So hatid sundo ako sa aking anak. And then, kung may lalakarin sa labas, so ganun talaga ang mangyayari. E kung minsan, hindi ako makapaglagay ng sunblock. Kaya hindi ko namamalayan, sunog na yung pisngi ko. Kahit paano, umunti na lang, no? Pinagtsagaan ko na lang pong ngudnguran ng kalamansi kasabay ng aking kilikili. Charma! So, di ba? So, hindi magtagal, kikinis yarn. Pero alam nyo, ito talaga ang gusto kong i-share sa inyo, no? Kayo po ba ay nakahawak na po ng 1,000 na bago? Yes, yes, yes! Dahil kahapon ko pa po gustong i-share ang usapin na ito, no? Yun nga lang, nabisi lang talaga ako eh, kaya hindi ko na po nagawang i-share sa inyo. Ayun, nung isang araw pa po kasi talaga napag-usapan tong about sa 1,000. Yes po, pumunta akong Cebuana, yes. And then, syempre nakapila-pila kami, no? Wala kaming ibang pinag-usapan kundi yung bagong 1,000, no? So ano ba tong bagong 1,000 na ito? Bakit napaka-trending ngayon? Hanggat nabalingki ako kahapon guys, no? Narinig ko pa rin si 1,000, no? Pero bago pa man ako pumunta ng palingki, nabasa ko na po ito sa Philippine PH. Yes, na talagang may nag-post po doon, no? In-screenshot ko talaga tong usaping ito, no? Na ang sabi dito guys, oh. Ah, sorry, WhatsApp PH pala. Ang sabi dito, huwag na po kayong mag-ipon ng bagong 1K, no? A netizen took a social media to express frustration after his new 1,000 polymer bill was not accepted as payment at a mall because of was folded. Ah, diba? Klaro po ba? So, hindi po tinanggap ang 1,000 niya sa mall dahil yung 1,000 ay tinupi niya. Okay? Now, which is na dapat maalarma tayong lahat na ito kasi, di ba po, hindi pa naman po talaga kalat yung 1,000 na ito. So, parang at nang sa ganun, kapag makatanggap tayo ng ganitong klaseng 1,000, maging aware na tayo kung anong dapat gawin. Kasi maari pong mawalan ng value ang 1,000 kapag once na matupi, ma-stapler, ayan, nabasa ko na po yan last month na yung 1,000 ay wala pong dapat anong gawin doon kundi maayos na maayos yang ano, kumbaga ingatan, no? Na which is ayoko dito sa 1,000 na to, no? Kung sakali mang magkakaroon ako, ayoko. Baka ito na yung time guys na maapektuhan na masyado yung aking benta. Kasi ayokong tanggapin, nakakatakot. Diba? Ito pa, ipagpatuloy natin, no? Ayan, BSP on June 13 also released a list of guidance on how to properly handle the 1,000 polymer banknote on social media. Diba? So una, keep them flat. Okay? Number two, do not fold excessively. If banknotes become crumpled or crushed, apply pressure or flatten with hands. Okay? Number three, do not hoard bills. Okay? Number three, keep them clean. Number five, do not deface. Write on or mark the banknotes. Philippine laws impose penalties on defacing currencies. Wow! Magkakaroon pa ng penalties tayo neto. Do not tear, cut, or poke holes in the bills. So then, blah, 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 blah. Hindi ko na po basahin lahat kasi ang dami pong rules, no? Na which is, ayaw ko dito sa 1,000 na to, no? Nakakatakot dalhin. Alam niyo po, guys, kung bakit. Burara ako sa pera, no? Ayan, kung sa totoo nga lang, lagi ako napagalitan ni Mister. Kasi yung pera kung saan-saan nakalagay.
Ganito kasi yan. Mahilig kasi akong magbulsa ng pera, no? Kapag maalis ako, nabubulsa akong pera. And then, syempre, pag nagbibihis ako kung saan ako lugar, saan akong parte na lugar dito sa bahay namin, makaupo or maano dyan, doon ko lang din ilalagay ang pera. So, hindi ko na maalala yan. Basta doon na lang din siya. Basta kung saan-saan na lang po, no? Na dito din sa tindahan kung minsan, nawawala na ako 1,500, no? Yun pala guys, sumunod na araw kapag naglilinis ako, nakikita ko no, na hindi naman din kasi ako nag-alala. Sakaling mawalan ako ng pera, hindi ako nag-alala kasi wala namang kumukuha. Yes po, palibhasa kasi ako lang po talaga ang nag-handle ng pera-pera dito. At saka yung dalawang anak ko guys, walang pake sa pera. Ang mga anak ko, lalo na yung panganay ko ngayon, wala siyang pake talaga sa pera. Hindi nang hihingi, hindi ano, kung may gusto silang kainin or ano, sinasabi sa akin o kahit sa papa nila. Wala silang pakis sa pera, na which is napaka-bless ko po. Dahil yung anak ko, hindi mukhang pera, okay? Mukhang pera. Itong bunso ko naman ngayon, kasi laging nasa labas kasi, siguro nakikita sa mga kasaman, bili-bili, ayan, natutong maghingi-hingi. Okay lang yun, basta manghihingi, wag lang mangunguha, okay? So ayun, ipagpatuloy natin yung 1,000 bills, no? Ayaw ko dito sa 1,000 bills na to, no? So, may customer nga ako na nagtanong, Ate Jopay, nakatanggap ka na ng bagong 1,000? Diretso ko talagang sagot, ay, ayaw ko dyan sa 1,000 na yan. Hayain na yung 1,000 na yan. Kasi ang daming rules. Oo, nakakatakot. Sabi ko nga sa inyo, burara ako sa pera, eh, no? At saka, nakakaluka tong 1,000 na to, no? Kung ganun man lang, wag na tayong magpera ng ganyan. Dibaling 20, 50. Kaysa magpera tayo ng 1,000 na nakakatakot naman pala guys. Oo, kasi kunting tupi lang pwedeng mawala ng value, no? Eh ako ba naman ayoko ng malaking wallet. Ito kasi yung bibit-bitin ko, maliit na bagay. O paano yan, mahilig ako magtupi-tupi. Ibawal pala tupiin, diba? So huwag na lang. Oo, hayain na 1,000 na yan. Diba, o, katulad nitong binasa ko, no? Kawawa naman, hindi na tinanggap sa mall kasi tinupi. Umalay ba niya, no? Kung ganun man lang na maselan pala ang pera, eh, katulad natin, no? Iba-iba ang trabaho natin, oo. Iba-iba tayo magdala ng pera. Karamihan pa naman sa atin, yung tipong hindi talaga maarte, no? Yung tipong walang kaarte-arte, so bahala na yung ganon. Yes po. And then nakita ko din pala pinaw sa Facebook. Yung 1,000, sabi doon sa caption. Yung pera i-frame na lang daw pang display sa bahay, wag na daw gastusin. Di ba kaloka? Grabing issue dyan sa 1,000 na yan. Imbes tuloy na noong una gusto ko siyang makita in person, pero ngayon wag na lang. Ayoko sa 1,000 ngayon. Ang pangit. Katulad ko na burara sa pera. Hayain na yung 1,000 na yan. Huwag na lang akong magkakaroon. Ang gusto kong magkaroon ako ng pera guys, yung 5,000 at saka 10,000. Ewan ko kung totoo yun, no? Kasi parang nakita ko rin eh. Or baka mga fake news lang din yun, no? Na may ganon daw din, no? Yun ang gusto ko. Kasi kapag magkakaroon ka ng 5,000 na buo, feeling mayaman na ako nun. Biruin mo yan, 5 pirasong tig 10,000. Ang dami-dami na nun, di ba? So yun na lang ang sa akin. Yun nga lang, kung napaka-stricto ni 1K, baka lalo naman din yung 10,000, no? Baka lalong mas maraming rules. Kaya ano na lang, kaya wag na lang tayong magkapera. Sa barya-barya na lang tayo. Okay na yun. Well, yun lang naman din ang nais kong i-share sa inyo, no? Kasi na-intriga lang talaga ako about sa 1,000. Kasi hanggang kahapon na namalingki ako, yun pa rin ang naririnig ko about 1,000, no? Wag na lang magka 1,000. Oo, tama din sa ating 20-50. So, say yan, my next vlog po. Bye-bye! Yan na po talaga ang aking ichichika sa inyo. Say yan, my next vlog! Bisibisihan si Jopay! Bye!